Pakita ko sa inyo na dito talaga tagusin. Kailangan walang barayan. Magandang araw sa inyo mga mamatsal. Meron tayong kanyang vlog tungkol naman ito sa mga G-things natin, kasi mga G-things natin akala natin malinis na, yun pala hindi pa. Kaya alamin natin ngayon kung paano salinisin ng tama yung buong karburador, no? Tapos tuturuan ko rin kayo kung paano mag disable lang automatic auto-choke. Ito yung auto-choke ngayon, no? I-disable natin to. Before tayo magsimula maglinis, baklasin na natin ito. Kailangan pagbaklasin ng mga lock ng screw. Kailangan nakabukod din, eh. Huwag yung kalat-kalat. Ayun, ganyan, nakabukod siya. Talaga nakaseparate. Ito yung kanya, diaphragm. Kailangan ingatan nyo to na huwag mapunit yung diaphragm na yan. Kasi pag napunit yan, kailangan talagang balikan yan. Tapos yung fuel chamber, tanggalin din natin. Apat na screw pa yun. Kasi kakalinis natin ang karburador pag nagmano-mano tayo, diba? Lalo na kung gusto natin matuto, no? Pag gusto natin matuto mag linis ng karburador, akala natin, ang lilinisan lang natin eh, yung mga G-things. Yung una, kala ko din, ganun din. Kala ko, G-things lang yung lilinisan. Yun pala, hindi pala. Pati pala yung mga dinadaluyan ng mga G-things. O, ito, apat na screw yun, no? Straight na yan. Fuel chamber. Ito yung pilot jet saka main jet. Tanggalin natin yung lock ng floater. Supal lang natin. Tanggal na. Ito yung floater. Floater pin. Yung naglalock. At saka meron din ako nasabihin sa inyo, yung floater na to, floater pin na to, meron tong spring sa loob na to, yung floater na to, mayroong spring. Ang tawag nito, mga mamatsir, ito itong gitna na to, ito. Ang tawag nito ay damper nuts. Ito yung parang pumapalo pag napuno na yung pa natin, fuel chamber natin. Na. Tapos ito, tanggalin din natin itong tutsok. Dalawang lock lang din ito. Hindi naman siya masyado mahirap tanggalin. So, konting din lang. Tsaka konting pwersa, makatanggalin. Ito yung i-disable natin, itong auto-choke na ito. Dalawang lock, spirit natin yan para mabilis natin matandaan kung saan na sila nakalagay, diba? Tagal natin yung cover. Pwede natin tanggalin to kasi i-disable nga na natin siya.
Tapos i-kuan nyo to ha. Kung oil ring na to, i-kuan nyo. Huwag nyo rin walain yan, ibukod nyo rin. Tagalan natin to. Tapos ngayon, yung mga G-things naman, dalawang G-things tanggalin natin. Una yung mga pagtanggal itong pilot chip. Ayan, tanggalan natin yung pilot chip. Tapos ito naman, ito yung main jet, tanggalin din natin. Ang sukat pala nito, minjit natin. Baka yung mga nagtatanong kung anong sukat nitong minjit natin. Ang sukat nito makikita nyo dito sa dito. Pagka gusto nyo makita yung mga sukat ng mga G-things nyo, dito nyo tignan sa ibabaw. Kasi medyo may kaliitan siya. Pag medyo malabo-labo yung mata nyo, hindi nyo siya makikita. Yan. Sa dito lang yung banda, kundi sa dito. Ang sukat ng stock carb natin, ay 110 ang sukat niya. Yan o. Makita nyo na. Yan. Yan yung sukat ng stock na carb natin. 110. Pwede nyo palitan yan. Bahala ka na kung anong sukat ang gusto mong ipalit dyan. Basta ang sukat sa atin ay stock 110. Tapos tanggalin na natin yung minjit. Ang sukat naman ito is 7mm. Tapos pagtanggal nyo ng mga lock ng carburetor, counterclockwise lang yan. Lahat yan counterclockwise. Pag ibalik nyo, clockwise. Okay. Meron pa isa. Ito yung hangin na papuntang combustion engine natin. Kailangan mo rin itong linisan. Bukod natin yan. Kailangan lahat ng parte ng carburetor kailangan linisan natin. Spirit na yung lahat. Di pag ibalik natin, mabilis natin ibalik, diba? Okay. Dito muna tayo sa G-things magsimula. Check natin yung minjit. Sa paglilinis ng minjit mga mamatsir, para hindi na kayo paulit-ulit, may recommend ako sa inyo. Ito. WD-40 ang pampalinis nyo. Yan. Yan mo. Lahat yan. All in one. Mga kalawang, mga dumi, mga matigas na na parang alikabok na matigas, isprehan lang nito, tanggal na siya. Ang kuan kasi dito sa mga pilot jet, dalawang pilot jet ng carburetor natin, ay parang alikabok siya. Parang alikabok siya pag pumasok sa loob ng carburetor. Pag nahaluan na siya ng gasolina. Kasi di naman talaga as in yan na mapunta lahat sa combustion eh. Talagang may maiwan pa rin talaga sa loob ng carburetor eh. Yung ngayon, nakakala natin, mga G-things lang yung linisan natin. Diba? Ang akala natin, pag nalinis na yung mga G-things, okay na yung carburetor natin. Doon tayo nagkamali. Diba? Doon tayo nagkamali. Akala natin, tingnan mo. Tingin ko sa inyo. Yan. Walang makabara yan. Kita nyo naman pag may bara kasi di makikita yung di tumatagos yung mga butas yung tank.
mga barang. High load jet, tingnan mo rin. Walang kabarabara yan. Oh. Ayan, di ba? May butas na maliit. Yan yung ibig sabihin na walang bara. Tapos kabila naman. Side by side yan. Oh. Di ba? Walang bara. Kasi nga, ito lang yung nililinis mo. Pag naglinis ka ng karburador, ito lang yung mga G-things na nilinis mo palagi kasi ito lang yung nalalaman mo kung paano maglinis ng karburador. Tapos dito, sa pinakaloob niya, yan ang hindi mo napapansin sa kanya. So ngayon, tuturuan ko kayo saan ba talaga ang mga function nitong dalawa na yun. Unahin muna natin itong main jet mo. Ang main jet, ito yun o, itong panya, diaphragm niya. Tuturo ko sa inyo. Kita niyo yung karayom na yan. Yan. Yan yung fuel. Yan. Ito yung main jet, dito yan nilalagay. Ito sa... Yan yung tinatagusan ng diaphragm natin. Diaphragm ng motor natin. Ng karburador sa motor natin. Itong kuha na to. Itong karayom na yan. Kaya nga yung iba, nagkapalit ng mga G-things. Akala nila, makatipid sila sa gas. O, totoo yun, makatipid sila sa gas. Kaso, ang problema, may side effect po yun. Ano yung mga side effect nun? Wala kang arangkada, top speed mo 50 na lang, 60, 50-60, pinakamataas ng 60. Tapos yung tunog ng makina mo, nakakatakot ang tunog ng makina kasi nainginig. Alam mo kung bakit nainginig yun? Dahil kulang ng supply ng fuel. Yun yung dahilan kung bakit nagpaparigit ka. Bakit pagkatapos na nagpaparigit, ang tunog na ng makina kakaiba na. Para bang sakal na sakal yung makina. Kasi nga, kulang siya ng supply ng fuel. Yan yung purpose nun. Kaya yung iba nagkapalit ng mga G-things dahil nga gusto nila makatipid. Oo, doon na tayo. Gusto nila makatipid. Pero hindi yan ang tamang paraan para makatipid ka ng gasolina. Kasi nga, ang karburador na to automatic auto-choke. Hindi naman kasi ito kagaya ng mga piston carb. Ay, hindi, ang auto-choke nila, hindi naman automatic, hindi naman kuryente ang nilalabas nila. Alam mo kung bakit ang auto-choke nila ay dito sa butterfly valve. Gumagano lang yan, oh, nag-open ng dito sa butterfly valve niya, nag-open lang yun. Yan yung auto-choke ng mga piston carb. Pero sa atin, ang auto-choke sa atin, kagaya nito, slide type carburetor, ang auto-choke niya ay kuryente. Kuryente ang auto-choke niya. Kaya pwede natin gawa ng paraan yun. Kahit pa paano, makatipid ka ng kaunti. I-disable natin yung auto-choke, pero meron din side effect nun. Pag mag-disable tayo ng auto-choke, mag-post-start tayo, hindi siya kaagad-agad aandar yung motor natin. Kasi nga, wala ng kuryente. Aandar siya, kaso walang, pihitan mo ng kunting senyador. Yun ang technique dyan. Kahit paano, patipid ka, diba? Yeah, kung yan ang gusto mong paraan para makatipid ka, huwag kang magparigit. Kasi sobrang kawawa ang makina. Maraming side effect niyan, hindi lang yung kuhan mo, takbo mo na napiktuhan, pati na rin yung makina, pati yung mga bulb. Kasi wala siyang magandang sunog, pati yung spark plug mo, abnormal na yung sunog kung kuhan, titignan mo siya. Pero
kayo naman, nasa sa inyo. Pero sa akin, payo ko sa inyo, wag na wag kayo magpa-redit. Kasi masasayang lang yung bayad nyo sa motor shop o kahit saan man kayo magpagawa. Masasayang lang kasi madidismaya ka lang pagkatapos. So, di ba natapos na tayo sa main jet? Dito naman tayo sa pilot jet. Bakit pala pag nabarahan tong pilot jet? Anong kwan pala nun? Ano pala yung side effect nun pag bumabara yung daluyan ng hangin? Ang side effect nun, hard starter, minsan ayaw pa umandar, kung umandar man, nawawala, namamatay. Ay, sorry. Ang akala natin, sira na nga tayong motor ko, ayaw na umandar. Pero pagka pinapalitan mo ng carburetor, umaandar. Ang ganda ng andar. Diba? Pag bagong carburetor sa alpak mo. Kasi nga, ang problema, nasa stock ng carburetor. Kasi nga, ang carburetor natin ay diaphragm carburetor. Napaka sila ng diaphragm carburetor. Kailangan yung mga dinadaluyan niya, walang bara. Kasi pag binarahan, nabarahan nyo ng mga alikabok at saka tumigas doon sa loob ng dinadaluyan ng hangin or dinadaluyan ng gasolina, lahat yun magkaroon ng error doon sa loob ng carburetor. Kaya gustuhin man ng makina na higupin yung gasolina papunta ng combustion engine, hindi niya magagawa kasi nga ayaw lumabas ng gasolina na papuntang sa combustion engine natin. Kaya kailangan, pag maglinis kayo ng carburetor, siguraduhin nyo na malinis talaga. Hindi lang yung jittings ang lininisan nyo. Pati na rin yung loob ng carburetor. Lahat yan. Ngayon, ito na. Yung pilot jet, saan ba talaga diretso yan? Pag i-kuan mo siya, baybayin mo siya, ito yan. Diretso yan dito sa itong butas na maliit na to. Lahat yan, hangin yan. Ito yan, hangin din yan. Yan, hangin yan. Kailangan hindi walang bara dyan. Kailangan malinis yan. Kahit na maliit yung bara, pag mag full throttle ka, dire-diretso yung takbo mo. Pero pag may bara, akala mo kinapos na siyang hininga, bitin na bitin yung takbo mo dahil nga barado yung dinadaluyan ng hangin. Itong diaphragm na to. Itong diaphragm na to, kasi mga mamatsir, siya rin nagsusupply ng hangin. Kung bakit taas baba itong diaphragm na to. Kung bakit nagpanto, nagpapump. Itong dahilan yung butas na yan. Yan, yung butas na yan, dalawa na yan. Sila ang dahilan kung bakit meron tayong andar, meron tayong takbo. Silang dalawa. Eh, paano pala sila mapagana? Mapagana lang natin yan. Kailangan, walang bara. Diba? Kailangan, kahit singliit lang ng buhangin dyan, pag nakabara dyan, wala ka talaga andar. Kaya ngayon, linisin natin yan ng maayos. Gamitan natin yung W40. Yung WD-40 na ito, mga mawatsar, kung ano lang ito, 140 pesos lang ito. Depende na lang kung saan kayo bibili ng WD-40. Ito, no? Ang unahin natin, linisin. Yung mga butas-butas niya, linisin natin yan. Kunting-kunting spray lang. Lahat yan. Yan yung sa fuel natin. Kailangan malinis yan. Tapos dito sa minjet, sprayan din natin yan lahat. Tapos ang pinaka-importante dito sa pilot jet, pakita ko sa inyo na dito talaga tagus yan. Kailangan walang bara yan. O yan.
yan yung nag-supply ng hangin ng diaphragm natin. Kaya nagkaroon tayo ng takbo sa motor. Pag nabarahan kasi to, wala. Akala mo sira na yung motor mo. Ito lang pala yung dahilan. Yung carburetor na to pala yung dahilan. Kaya pag maglinis tayo ng carburetor, siguraduhin talaga natin yun, na linis na linis talaga. Kahit nagmano-mano tayo, di ba? Di naman natin kailangan maging professional sa paglinis ng carburetor. Importante naman, alam mo yung saan mo bandang linisan. Di ba? Gamitan mo lang yung WD-40 para sigurado ka. Kunting-kunting ispray lang. Lahat yan. Dito sa... pump. Ng hangin. Linisin din natin yan. Lahat ang area dito, linisin natin yan. Ganun lang, mga mamatsira, no? Pagkatapos nito, mga mamatsira, bale, nalinis niyo, no? Yung carburetor niyo, okay na yung mga dinadaluyan ng fuel at hangin. Ang gagawin niyo dito, banlawan niyo ng gasolina. Hindi ko na kasi pinakakita sa inyo magbanlaw ng gasolina kasi yung loob kasi ng bahay namin ay kulob. Matagal matanggal yung amoy. Pero pagkatapos yung maglinis na ginagamitan yung WD-40, isprayhan nyo ng gasolina para matanggal yung kanyang talaga. Yung parang medyo mantika-mantika. Yan yung kuhan dyan. Yan yung panlaban dyan para matanggal yung mantika-mantika niya. Pero okay lang din naman kahit na din nyo na lagyan ng gasolina. Patuyuin nyo muna. Punasan nyo lang. Lahat yan. Punasan nyo lahat. So, ganun lang. Ganun ang paglinis ng carburetor. Ang mga dinadaluyan ng mga jittings natin, siguraduhin nyo na walang bara. Para akala nyo kasi, pagka makaramdam na kayo ng kakaiba sa motor nyo, akala nyo sira na yung motor. Yun pala, carburetor lang pala yung sira, barado na. Makaramdam kayo ng pagkabara ng carburetor, siguro mga 6 months. 5 months to 6 months pataas. Mga 4 months, hindi pa yan. Wala pa gaanong bara yan. Pero pag chill-chill lang naman yung kan mo, gamit mo ng motor mo, siguro mga trabaho, uwi ka lang. Wala yan. Tatagal pa. Pero pag araw-araw mo ginagamit, talagang ginawa mo siyang panganap buhay. Ay, panigurado. Siguro makaramdam ka nito 3 months. Maramdaman mo na yung kakaiba sa motor mo. Hard starter na siya. Tapos, bigla na lang siyang namamatay. Sa gitna ka ng kalsada, bigla kang namatayan. Talagang as in talaga siya patay. Pero pag pinupustart mo ulit, amandar siya ulit. Then mag-iingat ganyan. Kailangan pag maglinis talaga kayo ng carburetor, siguraduhin na malinis na malinis kahit mano-mano ang gawa natin. Ganun lang naman yun. Okay na. Pagkatapos nito, di ba? Malawan nyo ng gasolina or patuyuin nyo lang. Okay na yun. So ngayon, i-check nyo lang itong yung floater kung may basag. Pero malabo pa mangyari yan. Itong damper notes, check mo yan. Kung nagpa-pump ba siya. Kasi pag tumitigas yan, pagka tinicheck mo ay ayaw lumubog ng damper nuts na to, ay magkaroon ka ng problema din. Kailangan lumulubog yan at tumataas pag binibitawan mo ganyan. Ano? Diba? Ganyan dapat ang i-place yan ng maayos. At tinicheck mo na lahat. Okay na. So ngayon, ang gagawin natin ay mag-disable tayo ng motor.
paano pala gawin yun? Napakasimple lang. Gamitan lang natin ang electrical tape. Yung motor na to mga mamatsir, no? Yung motor na to ay talagang malakas talaga sa gasolina. Hindi lang naman itong unit na to na malakas sa gasolina. Meron dito siyang kakambal na ganun din. Gawa din nila. Pero sa ibang pangalan yun. Sa ibang brand. Kung gaano to kalakas, same lang sila. Pero pag itong motor na to, pang di naman gagawin panganap buhay, pang trabaho bahay ka lang, ayos lang. Pero pag gawin mo siyang panganap buhay, madismaya ka lang. So ngayon, ito lang ipapayo ko sa iyo kung type mo naman yung ganitong motor. Ito lang ipapayo ko sa iyo. Mag-disable ka ng auto chop. Kailangan siguraduhin mo rin na walang bara din ng mga carburetor mo, no? Kailangan malinis na malinis talaga. Kasi pag nag-disable ka ng auto chop, di mo nilinis muna yung carburetor mo. Dinisable mo agad. Baka ayun na talaga umandar ang motor mo. Kaya kailangan linisin mo muna bago ka mag-disable ng auto chop. So, ito na. Yan ano lang. Lagi mo na electrical tape dyan. Kahit dalawang layer lang ng electrical tape. Para lang hindi siya makalusot yung kanya fuel niya dito. Kasi yung kuhan kasi natin mga mamatsir, yung auto choke natin, ang nilalabas talaga niya, kuryente. Kaya sobrang lakas ng gas consumption nitong carburetor na to. O ganyan lang, ipitin mo lang siya. Kailangan pagkakuha nyo to, pag ibalik nyo to sa carburetor, gawin yung pang-lock dito sa electrical tape. Huwag nyo na tong, ang sakit nito, huwag nyo nang ibalik dun sa kuhan, pinagkabitan niya. Huwag nyo nang lagyan to ng supply. Kaya nga nag-disable tayo para hindi na siya kagana. Kuhan nyo lang to, ibuhol nyo lang yan. Tapos talian nyo or lagyan nyo ng kuhan. Tawag nito yung pantali, yung cable tie kung tawagin. Tapos lagyan na natin siya ng lock. Pero nakasimple mag-disable ang motor, so walang karap-irap. Okay na yung car natin. Auto choke natin, na-disable na natin. Balik na natin yung mga parts. Iba na tuyo na. Natuyo na yung mga kuwan dito. Yung mga dinadaluyan ng hangin, saka yung pilot jet. So, dinadaluyan ng fuel. Okay na. Natuyo muna. Okay, mabalik na natin yung mga parts niya. Balik natin yung main jet. Pilot jet. Kailangan paghigpit nito yun, huwag nyong higpitan masyado, yung saktong higpit lang. Kasi baka malustrid eh. Yung tamang higpit lang, yung
Ramdaman nyo na mahigpit lang ng kaunti. Okay na yun. Hindi mo na kailangan pang higpitan ang higpitan. Tapos balik na natin yung diaphragm. Nasaan na natin. Gusto ko sana ipakita sa inyo kung paano magbanlaw ng gasolina. Kaso nga lang, kulog kasi dito yun. Tagal matanggal yung amoy ng gasolina. Kaya kayo na lang maglagay ng gasolina sa carburetor nyo kung mag-DIY kayo. Para matanggal yung medyo mantika-mantika nyo. Tapos huwag ibalik nyo yan. Kailangan may guide yan. Di naman kayo mawala eh. Hanapin nyo lang yung guide ng nasalpakan ng kuwan, itong gilid na yan. Hanapin yung guide. Tapos yung may guide din dito sa diaphragm. Ganun mo lang siya. Susok mo na sa guide. Diba? Tapos gandahan mo siyang pisil-pisil sa gilid. Ayan. Diba? Yan. Okay na yan. Check mo na yan. Walang butas. Wala. Okay. Balik mo natin yung spring. Takip. Okay, balik din natin to. Spring. Ito yung nagsusupply ng hangin na papuntang combustion engine. Kaya kailangan walang bara yung pilot kit natin kasi siya ang nag... Kasi dito rin dadaan yung hangin na yun eh. Tapos papuntang combustion eh. Kailangan malinis mo talaga ng maayos yung carburetor. Natin. Ito naman, ibalik natin yung floater pin. Tusok mo lang sa gitna. Ayan. Tusok mo sa dito. Op, lag-lag. Ayan. Ayan. Op, ah, galing mag-shoot ha. Shoot na shoot talaga. Lagyan natin yung lock nya. Op, okay. Balik na natin yung lock nya rin. Yung fuel chamber nya. Okay. Tapos, ganun lang. Ganun lang kadali. Maglinis ng carburetor. Napakadali lang. Sa halagang 140 pesos na WD-40. Malinis na ang carburetor mo. At saka di mo naman isang gamitan mo lang yung 140. Siguro mga di ko masabi, no? Maraming beses mo yung gagamitin. Di pa nga maubos ata yan ng mga ilang buwan. Maglilinis ka ng carburetor, sa dalawang buwan, sa bihis ka lang maglilinis din naman. Siguro magagamit mo sa isang ganito kalaki. Mga isang taon mo ata. Joke lang. Iwan ko, depende sa'yo.
kung ibang bagay mong gamitin yan, pero pag sa karburador siguro, tanggal mong maubos yan. Okay. Ganun lang mga mamatsar. Sa tamang paglilinis at tamang pag-check dun sa mga pilot jet, sa dinadaluyan ng pilot jet, dinadaluyan ng fuel sa main jet, ganun lang pag-check. I-check mo rin yung diaphragm kung may butas. Kung may butas, replacement na yun. Basta ganun lang pag-check out, saka ganun lang din paglinis. Napaka dali lang. Hindi ka ata pagpawisan sa mga pag ganun gawain eh. Mas mahirap pa yung nasa kalsada araw-araw eh. Diba? Naganap buhay. Pero pag maglinis ka ng karburador, hindi ka pagpawisan yun. Napaka dali lang. So ganun lang. Hanggang dito na lang mga mamatsa. See you next time na lang. Paalam na.